For today's video, mga kalapatid, ito, pagpaparacin ko na itong dalawang ultimate bird natin dito. Siya si Idol Madla, nakakahanga, may mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. So, dalawang inbreak ang pagpaparacin natin. So, meron tayo dito ang cock na inbreak cross alpon. So, anak na rekta to nung inbreak sa kanong Alphonse. Ayan, napakagandang ibon nito. Kakto, mga kalapatid. Ito yung akala ko dati. Yan, pero kak pala. Ayan, napakalaki ng katawan nito. Kita nyo naman, no? Flex na flex, macho-macho. So, kailangan kong hawakan mabuti kasi hindi batcher sa atin to. So, ito naman yung papares ko sa kanya. So, ito naman yung ating flyer natin to sa likod, eh. Kaya yung ring niyan, ayan, no? Kaka-KFC na pink. Ayan, no? Panlaro dapat to. Kaso nga, kinuha ko na kasi wala tayong mga hen, kulang talaga tayo sa hen dito sa loob. So, kukunin ko na to. So, ito yung pinakagagamitin natin na pamaris dito. Kasi pares sila halos ng kulay. Mas maganda nga lang yung kulay na itong isa. Dahil nga yung kulay niya, kita nyo, talagang ano yung kulay niya, no? Talagang brown na brown. Yung pagka red check niya, mga kalapatid. Hindi ko alam kung red check pa tawag dito. Kasi parang hindi naman siya checkered, eh, no? Parang brown lang, eh, no? So, comment kayo kung ano tawag sa ganitong kulay. Pero hindi siya red check, eh, no? Kasi wala naman checkered. Ito naman, meron tayong pula dito na ang kulay naman niya parang may pagka-dilaw-dilaw naman siya. Ayan, parang ganito siya na maputla. Pero yung tatay nito, ito mga kalapatids eh. Ito, naglilimlim. Ayan, ito yung tatay niyan. Kaya yung kulay nito, ganyan. Yan ang kanyang tatay. So ito, ngayon, magpaparisin natin sila. Tatry natin kung anong kulay ang ilalabas ng dalawa na to. Saka solid breeder na tong dalawa na to kasi nga parehas pang inbreak tapos yung isa Alphonse. Bali ito, inbreak Colson. Ito yung nanay niya, yung Colson na to. Ayan, yung Colson na imported natin na 11 feathers. Pag ito pinaris natin, bali magiging line nito is inbreak cross Colson cross Alphonse na. Kumbaga eh three-way lang na line ang papasok dito. Ayan, baba muna natin to. So dito natin lalagay yung hen. Walang tatakas. Pero ito kahit makawala, pwede. Dahil nga ano naman dyan eh. Batcher naman, ito ang hindi sanay, yung cock. Ayan, marawa na siya, mga kalapatids. Sakto-sakto na to. Ayan. Subukan nating tanggalin na itong ilagay kong divider. Pero pinagpares ko pa lang kasi to kahapon actually. Hindi ko sure kung magpaparis na talaga to pag tinanggal ko. Ayan, lagay muna natin ang ganyan. Tingnan natin kung magpe-pairing. Babalikan natin sila pamaya-maya. Ay, pumasok na yung cock. Tingnan natin kung ano gagawin niya. Ayan. Pero mahig nang umuputong hen natin na to eh. Sana pumari sila. Ha, ayan, hindi naman nagagalit eh. Basta hindi tumatakbo, nagagalit yung hen. Magpapari siya. Ayan, magpapari naman niya. Mukhang okay naman sila, pati naman sila. Ayan o, hindi sila nag-aaway. So, mas okay yan, tinginan lang sila. Dito naman, pinaris ko kasi ngayon dito sa imported natin Colson 11 feathers ay itong Japan. So yung Japan natin dito na kak mga kalapatids. Kaso mukhang maglulugon yata si Japan. Mukhang ika-cancel ko muna to. Ayan, mukhang maglulugon nga. May mga balahibo, ayan o. Mukhang maglulugon nga siya, mga kalapatids. Kung maglugon to, cancel pairing muna. Palitan natin ang pares, itong si Japan. Ayan, kala ko yun dati to. Puro akala, mga kalapatids. Puro mali ang akala ko, ah. Then, ito naman, walang naging similya, mga kalapatids, yung ibon na dalawa ni mentor. Ayan. Yung wala naging similya to eh. So, ginawa ko na lang sa first clutch nila. Kinuha ko yung itlog nito ngayon. No, inbreak cross Alphonse stitch. Nilipat ko dito. Tapos yung itlog na nililimliman nito ngayon is yung dalawang itlog ng inbreak naman na nakakross dun sa Biberman Vandenbroek natin, mga kalapatids. So, dito natin nilagay yun. So, swap egg muna sila para mapakinabangan yung kahit na wala silang similya sa first clutch, eh may mapapisa pa rin tayo doon. Then dito naman, eto mapipisa na rin to mga kalapatids. Eto malapit na. So naka-date yan, ayun o, ng 7-6. So malapit na to. So halos dalawang araw na lang pisa na yan mga kalapatids. Eto pinagparis ko na rin pala to. Ayun o, yung ating booted. So eto yung nabili nga pala natin sa Lazada na bagong sinasabi ko sa inyo. Ayun, nakabili tayo mga kalapatids. Kaso, ang pangit pala dito, magaan. Natutulak siya ng kalapate. So, wala siyang kasamang ganito mga kalapatid. Ditanggal yan. Ayan, detachable. Para siyang salaan. So, pag tinanggal niyo yan, ganito yung itsura niya. Tanggalin muna natin. Nakapitpit na to dyan. Ayan, so ganyan. Nasa ano yata to? 60 pesos pa nga yata to eh.
Tapos talagay nyo lang tong ganito. Ito, 20 pesos ang isa nito. Depende sa shop na may bibili nyo. Pero kadalasan, 30. Pero may 20 yan. Hanapin nyo lang yung tagbe-20. Ipit-pit nyo lang na ganyan. Hindi na matatanggal yung kalapatan nyo yan. Depende na lang kung malakas yung kalapatan nyo o malaki. Tapos papasok nyo na ngayon dito. Yan. Yan. Lalagay natin sa sulok. Pero natutulak nila eh. Pero pag may nakaupo na dyan, may itlog na yan. Hindi na nila matutulak yan. Sana eh, magpisa na maganda tong dalawa na to. Diba? So, pinagpares nga natin yan na nakaraan. Eh, wala pa rin itlog. Mukhang hindi pa ready yung hen. Baka palitan ko to pagka hindi ka naglimlim dyan. So, eto, nagpares na mga kalapatid. So, ayan, ang nagtasa ng balahibo eh. O, pairing na to, pairing na. Tanggalin na natin ngayon to. Analisin na natin yung ilagay natin na divider. Ayan, pares na mga kalapatid. Ayos na to. So, dahil pares na yan, eto naman sana. Kaso mukhang maglulugo. Antabayanan ko muna ang mangyayari sa kanila dyan. O, ayan. So, bagong pulang pairing. So, ngayon, dami natin bagong pares dito. Sulat ko na lang dito niyan kung kailan sila nagpares. Tapos tatanggalin na natin ito. Papalitan natin yung patukaan nila. Gagawin natin ganito. So blue for tubig, yellow for foods. Ayan, ganun ang ginagawa natin para di tayo malito. Saka para sila. Alam kagad nila yung kulay ng mga patukaan natin dito. So ganda na ito. Ano kaya ang kulay ang ilalabas ng dalawa na ito mga kalapatids? Kapag nagtagpo na sila sa itlogan. Sana maganda kulay na ilabas ha. So pararamihin natin ganitong kulay. Kaso isa nga lang to, kaya di ko maparami. So may isa pa tayo dito na pula. Kakatanggal ko lang nito eh. Ito. Ito, kakatanggal ko lang yan mga kalapatid. So inbreed na to na inbreak. Inbreed na to ng inbreak ni Idol Reggie Cruz. Ito yung pinutula ko ng singsing dati. Ayan o, oh. So natanggalan ng singsing yan. Kaso nga, lugon yung mukha niya kaya hindi pa natin magagamit. Ayan o. Oh. Diba? So pati yung mga stockbird natin, lugon, ayan o. Lugon ng mga tuka niya, wala siyang malayo sa tuka. Kaya hindi sila pwedeng gamitin pa, hindi pa pwedeng ipares. Ayan o. So inbreed, inbreak. Tingnan rin yan yung inbreak na Reggie Cruz. Tapos yung tatay niyan is yung anak din nung kay Reggie Cruz, anak across dun sa Nelson Chua na inbreak naman. So purong-purong inbreak na to mga kalapatid. So, walang ibang nakapasok na line dyan. Inbreak lang. Kaya ganyan ang itsura. Ito nga po kaganda. Inbreak na inbreak. Purong-puro na yan. Ito naman, inbreak din to. Bali ano niya to eh. Tita niya to bali. Tita cross half sister. Pinahinga na natin to. Inawat na natin to. Galing dito yan sa kabila. Samba. Samba nakapangalas yan. Dito. Ito, inbreak din to mga kalapatid, di ba? Laing inbreak lahat ng kalapati natin dito. Ito, inbreak na nakakross to speedbird. So, kapatid nila AJ Kobe to sa nanay. Sa tatay naman, inbreak side. Ayan yung mga bago nating ibon. Ito, pahinga na rin. Ibon ni mentor dito, pinahinga ko na. So, hahanapan natin ng bagong kapares. Ito, magtotos na tayo. So, masusuli ko na itong ibon ni Idol Long Hair TV. Ayan. So, magtotos na ako next week. So, ano na natin sa kanya to. Masusurrender na natin yung pinahiram sa atin. So, papalitan natin ng ibon niya. Siyempre, bibigyan natin siya ng isang gift bird. So, hindi ko sure kung nanonood siya. Pero yung bibigyan natin sa kanya is kulay pula. Mga kalapatid na doon sa labas. Siyempre, inbreak din bibigyan natin sa kanya kasi favorite niya line yun eh. So, bibigyan natin siya ng inbreak line. Ito. Ito nga pala. Yung itlog naman nung iba nating ibon. Ito. May itlog na to. Dalawa na. Yan ang updates. Ito, wala pa napisa. Ito, hindi nakalabas ang itlog yung isa eh. Sana, tagumpay na to mga kalapatids ha. Sa pagkakataon na to kasi second clutch na to. Pag hindi pa napisa to, lumabas yung anak or hindi pa siya nakapaglabas ng anak. Eh, kakancel na muna natin yung pairing na to. Papahinga ko muna yung hen para mas makondisyon pa. Baka hindi pa siya ready. So, ganun lang gawin nyo pag ayaw pa ang itlog or walang napipisa yung ibon nyo. Pahinga nyo muna. Saka nyo na lang ibalik. Siya ay kalapati.